years, parang ganun, nung ilang years na nabuo si Martina. Siyempre, inaraw-araw namin ito. Araw-araw. Natawa talaga. Ginawa namin lahat. Hindi naman araw-araw, grabe ka naman. Pati wari. Pati haya. Hindi naman araw-araw, grabe ka naman. Siyempre. Kasi nung LDR pa lang kami. Sa Korea po siya nandito. Lagi ako nangarap noon na one day pagka kami magkasama. Ang sampu-sampu talaga siya. Pagkaanap. Kahit na babae, makalalaki, basta gusto ko talaga kasi magkaon na lang. Talagang atak na kami. Every now and then, pagka ano, yung pinaka-worst na nangyayari sa aming pagsasama. Yung every month, yung darating yung araw niya, yung, alam niyo na, yung mga red tag. Oh, galit na galit siya. Tuwing ano, minsan parang, pag may regla na naman ako, parang takot na akong magsabi sa kanya, may phobia na ako. Hindi ko alam kung ano, paano ko na naman ipapaliwanag sa kanya. Kasi lagi siyang nagagalit, anong magagawa ko kung talang tatatnan ako? Kung nandyan, nandyan, sabi ko, hindi pa siguro time na bigyan tayo ng baby, sabi ko sa kanya. Basta galit siya, mainit ang ulo niya, ganito, ganyan. Siguro nagpipilis ka, ganito, ganyan, tinatago mo lang. O ayaw mo lang talaga magbuntis pa, sabi niya ganyan sa akin. Kaya laging mainit ang ulo niya sa akin tuwing nire-recla ko. So, ilang years ba bago dumating si Martina, amor? Almost 3 years. Oh, kasi 2015 ka dumating dito, di ba? Tapos, 2018 ba nabuo si Martina? Hindi ah, 2018 ba nabuo? Hindi ah, 2018 pinanganap. Oh, 2018 pinanganap si Martina, so... Tiyaga lang talaga guys, pasensya, ganyan, so... Dami pang nag-a-advise namin kung anong gawin namin. Siyempre, ginawa na namin lahat. Nag-pop smear ako, nagpatas ako ng mattress ng ilang beses. So, wala talaga. So, kahit anong gawin. Eh, sabi nga nila, baka stress ako. Sobrang pawis sa trabaho. Kung oras talaga na bibigyan ka ni Papagad talaga, bibigyan ka talaga. So, tsaga lang talaga. So, wag mawalan ng pag-asa talaga, guys. Alam nyo, guys, hindi ako nagsisi o ano na nabuntis ulit ako. Kasi pangalawa ko nga si Martina. Tuwang-tuwa talaga ako kasi ang aga namin nalaman yung gender ni Martina. So, magti 3 months pa lang, sabing ganun, ano, babae. Siyempre, pinagdadasal ko. Kahit noon pa, sabi ko, nung una kong buntis, iba lalaki, pinagdadasal ko na sana babae. Gusto ko aayusan, ganito, ganyan. Sobrang happy, super blessed akong mami kasi andyan si Lance, nandyan si Martina. Lalo na to, grabe. Grabe sa anak niya. Grabe mga pagmahal ito sa anak. Di ba, Lakay? Yan nang inangad niya talaga magkaroon ng anak. Sabi nga nung yung buntis pa ako noon, sabi niya ganyan. Gusto ko nang lumabas si Martina. Gusto ko nang makita yung anak ko, yung naglalaro na siya. Magkalaro kami ganyan. Di ba? Dati-dati pala, naalala ko. Di ba, nag-work ako dati bahay. Ano yan, everyday, dumadaan siya sa church. Nagdadasal yan, nabibigyan na... Bibigyan nga kami ng anak. Lagi-lagi dumadaan kasi hinahatid nga ako noon. May trabaho ko na ba noon? Meron na, no? Kasi ang una-una yan, ihahatid muna niya si Lance. Tapos ako ihahatid namin si Lance bago ako. So, yan, laging dumadaan sa church. Yan, dahil pinagdadasal na. Sana mabuntis na ako, ganito, ganyan. Merong time noon na sabi niya, uy, buntis ka na, sabi niya sa akin. Parang nalaman, sabi ko ganyan. Ano, ikanta mo ngayon? Parang binulong ba si Papagad na ano? Na meron na, sabihin ganyan.
nung ano na yun, na-delayed ako ng, hindi ko naman 2 weeks ba, 1 week, na-delayed ako ng 1 week, sabi niya ganyan, oh, mag-pregnancy test ka, sabi niya ganyan. Eh, ayaw ko ba, sabi ko, hindi na muna kasi ang may plano talaga ako na isusurpresa nga siya. So, hindi ko pa naman alam na positive na nga ako. So, yun, ang ginawa ko, nag-pregnancy test ako noon. Hindi ko sinasabi na alam ko na na-positive na kasi ano, hinihintay ko siya, nagigising pa nga siya. So, yun, tuwang-tuwa nga sa nakita nga niya, guys, na ano yun, syempre, kahit sino naman. Yung talagang pinapangarap niya. Lagi kami nag-aaway minsan niyan. Dati sabi niya ganyan. Na, hindi nga, 'di ba, hindi nga ako buntis-buntis, sabi niya ganyan. Di pumalik ka na lang sa Korea, sabi ko sa kanya. Ano ba yung pinunta mo dito, magkaroon lang ng anak? Na anong akala mo sa akin? Anak lang pala. Eh paano pag hindi tayo nakabuo, di maghihiwalay lang tayo? Minsan wala siyang pasensya. So kung oras talaga, oras kung bibigyan. Pero minsan ano, ang alam ko noon, hindi na talaga mabubuntis kasi ang tagal, 2 years ba? Almost 3 years, ang tagal, sabi kong ganyan. Kahit si Lance naman, matagal din ako bago nabuntis. So, super blessed talaga. Napakagandang regalo sa akin itong mga anak ko. As in, lalaki at saka babae. Kung maaari nga, gusto ko pa sana eh. Kaso sa yung sitwasyon ngayon, medyo mahirap. So, anong wala ka nang sasabihin, Amor? Anong advice mo sa mga hindi nabubuntis o yung mga ano, yung... magbigay ka ng advice sa mga nawawalan ng pag-asa, mga ganyan. Para sa atin, based on my experience, ano lang, nagdalag mo ng dasal. Mabili sa'yo. Oo. Nagdaruhan yan. Dasal pa lang. Dasal ng dasal. Bibigay naman ni Lord yun sa tamang time. Oo, nakaka-touch kasi ano. Sa tamang panahon, sa tamang ano. Everything na bibigyan ni Lord na sa tamang oras yun. Mag-antay ka lang. Tsaka kasal ka lang talaga. Kasi sa akin mag-siyempre, atap. Atap. Na ano. Nung nasa isip ko si Mo. Nasa isip ko noon, siyempre, LDR kami. Knowing na walang contact, makakala ko, bias kami. So ang expected ko noon, siguro rupis, nasa 3 to 5 months, siguro makakapagod. Ano yung nagmamadali? Inaabot na ng 2 years na yun, okay, wala pa. Tapos, mga sinasabi pa ng mga kaibigan niya, na baka nagko-control yan, baka hindi lang pinapakita sa'yo, baka sa trabaho mo na, o kaya nagpaturo. Kasi yung ano ng turo, mayroong 6 months, 1 year, baka nagpaganon, ako, baka hindi lang sinasabi sa akin. Kaya every time na mag-ano, tinatanong ko siya, siguro nagpo-control ka, ganun din yan. Ay sabi niya, taka ka ba? Hey, ako rin gustong-gusto ko nang mag-buntis, tapos magko-control ako. Yan nga, noong time na dumating na yun, ano yun? Parang naiiwagaan ako nun eh. Nagpapabili ako ng ano, ng titi sa kanya. Ayaw niya. Takin, hinap na ata. Hindi mo lang sinasabi sa akin. Baka sinisikreto ko lang kasi baka gagawin naman ako. Kung gusto mo akong bibili ng titi, huwag na. Samahan mo. Ako na lang. Ako na lang. Sabi niya. Kaya yun. And then, one day. Tina, na si Martina, oh. Malaki na. So, yun nga, guys. So, siguro, may oras talaga. Anong lagi pang dinadasal dati pala sa kanya, ano? Lord, kasi siya, gusto kong magkaroon muna. Bago magkaroon ng baby, lagi kong pinagdadasal. Lord, sanang ibigay niyo yung trabaho sa kanya, malapit lang sa bahay, mabait yung amo niya. Siyempre, dumating siya dito, wala siyang papel. Sana magkaroon siya ng mabait na amo, yung pipermahan siya. Tapos, bago ako mabuntis, sabi ko ganun. So, yun nga, in time talaga guys, pinigbigyan ako ni Lord na yung time na yun, nagkaroon siya ng trabaho, malapit lang dito sa bahay, nabigyan din siya ng residence, residensya dito sa Spain, papel, kumbaga yung papel niya, nagkaroon siya dito.
So napakapait ni Lord sa amin, guys. Tapos ko mga after a month, ayun na nga, nabuntis ako, guys. So super blessed. Huwag mawala ng pag-asa, guys. So, ano yung pa panoorin niyo na lang yung ano yung na ano ko siya, yung na surprise ako siya. Ito yung ano niya, ito yung video niya. Ito yung video kung paano siya na surprise, guys. So natutuwa kayo, guys. Please watch this. Na at Kalimbang All para updated ka sa susunod na ating videos. So yun guys, love you all.